hindi na ako makapagsalita, hindi na ako makalakad. Pero sabi ko sa Panginoon, bago dumating nun, anin sa dalawa, kunin ako ng Panginoon na dumating na siya. Amen! Amen! So, in behalf of our church, Diadem Baptist Bible Church, and our daughter churches, umabati po kami ng 25 taon na anniversary sa inyo rito. Parang kailan lang, ano? Amen! Si Mary Ann, parang gusgusin pa yun. Yung mga kalahin, magiging asawa ko na ng pastor. Amen! Yung pastor niyo, sobrang tahimik yan. Eh yun, sobrang dalal na. Amen! Sa salita ng Panginoon. Amen! Kaya, hindi ko akalain na tatawagin ng Panginoon yan. Pero yan, sabi ko sa kanya, bago natin i-organize yung church, ay hindi pakita mo muna ngayon, ito ay dapat na ma-ordain. Bagamat itin yung ordination namin sa kanya dahil walang yung time eh. Pwede nyo pati yun. Hindi, ako lang dito sa aming paratang. Hindi, hindi, ako lang dito. Ayaw ko na lang. Ayaw ko na lang. Mayroon kasi magbasa pagkain na hindi pa yung pagkain. Now, after dito po preaching na ito ay sinilis din natin sa church. Pero titigandaan po natin yung babagyan po natin yung Matthew chapter 5. I request everybody to stand please. Masahin lang po natin yung pinakating natin verse 12. Kaya i-dabulit natin ang quality yung before the verse 12 naman. Ano po sabi dyan? Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven, for so persecuted they the prophets which were before you. Sabi natin itong, you are the salt of the earth, but if the salt hath lost its savor, wherewith shall it be sealed? It is thenceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden down under the foot of men, Ye are the light of the world, a city that is set on a hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men that they may see your good works, and glorify your Father who is in heaven. Mapagpala po namin Diyos, salamat po sa umaging ito kung pinagkasama-sama sa lugar na ito. At muli, amin po binabati ang daughter church na kanilang mga anniversary, pangalan ng Pastor Ace, at kanilang pamilya, at bakit na mga miyembro nandito, ganun sa mga bisita namin kasama. May makatiyak po sila ng kaligtasan bago sila manis ng tahanan ng Panginoon. Pagpalain niyo po, pangunahan niyo kami ng Panginoong Espiritu. Inisin niyo po kami sa aming karunuan na po niyo mangyari lang ito sa aming kahit ulit ng salita. Nawa kayo po ang samulati, kayo po ang samaita sa umaga nito. Namitin niyo po yung ego in spite of my physical condition. And I know, Lord, that you'll be the one to give me the strength I need. So I can preach the word of God clearly and to be understood by your people. Yes. Thank you very much. We honor you. We love you. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Great is your reward in heaven. Parang talaga yan, no? Parang parating ang Panginoon. Amen. Kasi rewarding mo eh. Meron po nagsabi ng isang pasto. Tinantya niyo ang darating ang Panginoon 2026. Actually, kung babasahin natin yung Matthew 24, Mark 13, Luke 21, lahat ng signs nandyan eh. Sabi naman ng aking pastor,
pag dumating na yung gig 1, yan na yun. So, kanya-kanya po ng pantasya ang mga pastor ko minsan. Pero mabilit yung nagbigay ka talaga ng date, ng month. Katulad ng 1991, yung gumagala, darating ang Panginoon, ganyan. Kaya nangyari ito, nasira yung church. Meron pa nangyari yung ibang church na sa Amerika, lahat sila nagpakamatay dahil wala na silang babalikan. Pinagbili niya at ngayon kanyang tema, yung kanilang lupa, yung bahay. At napunta sila sa mataas na bundok, nakasunod silang puti. At sasalubungin daw sila ng Panginoon. Eh, hindi mo nangyayari yun kasi hindi mo maligtas yung papahin po kung sa langit yun. Yung mga ligtas lang po pupunta sa langit. Amen. Now, actually, maganda yung ginagawa niyo na memorization. Amen. Okay, itong Matthew 1-16, kabisado ko ito, nire-review ko na lang ulit. I memorize also chapter sa James, chapter 1. I am a professor of Asia Baptist Bible College for 10 years. Amen. Siyempre, pagka nagpa-memorize ka, alimbawa ka. Pero hindi ko makakalimutan yung memorization ni Pastor Philo, ay Brother Philo. He memorized the book of Psalms 119, amen, verses 1-176. Nakatayo yun doon. That was last anniversary that we had. Last ba yung brato? Last year. Last year ko yan. At pangalawang days niya yung ikinote sa Tagalog. Walang mali. Dalawa po ang nakapag-quote ng binigyan ko ng magandang Bible. Si Sister Glowling sa English naman. So you try to memorize that, lalo naman yung walang ginagawa sa bahay. Pwede nyo memorize yan. Kasi napakaganda po ng Psalms 119. Maraming sumulat naman. Now ito po ating pag-aaralan, yung pinaka-context nito ay ito yung The Sermon on the Mount. Kung mapapansin niyo po, kung yung red letter po ang inyong Bible, kung may red letter, ito yung pinakamahabang sermon ng ating Panginoon. At sabi dito, and seeing the multitudes, he went up into a mountain, and he was set. His disciples came unto him and said, and he opened his mouth and taught them, saying, blessed are the poor in spirit, for they shall see, for there is the kingdom of heaven. Pag sinabi po natin poor in spirit, na ito po ay isinulat primarily sa mga disciples at sa mga Christian. Ito yung dapat po yung attitude natin bilang Christian. Ito yung dapat po yung ugali natin. At ito po sabihin ng blessed ay masaya. Masaya po kayo sa umaga nito? Amen. Dapat yung mga anak ng Diyos kahit may naramdaman, kahit may pagsubo, masaya yan eh. Amen. Kaya yung sabi nito na rejoice in the Lord always and again as you rejoice. Maraming makapansin mo ang church pag malungkot. Ay sa kantahan, yung bang matamlay, minsan laging late, yun yun eh. Diba? Kung minsan hindi maiwasan yun eh. Eh, hindi naman tayo katulad ng mga ink na pagka late, sinasarado na yun. Minsan ginawa ng isang Baptist church yun eh. Pag late, ginawa yun ng aming mother church before. Meron doon na halos kalahati na yung nasa kalahati na yung mensahe ng pastor eh hindi nga alam na bawal ng late. Pag kapalik sila sa nagdan, hindi yung tundo kayo sa baba, tundo kayo sa hagdan ng makinig. Na-open. Sabi nagpunta. Ganun pa rin. Tinanong ko, bakit ba lagi kayong late? Kasi pastor, hinihintig ko pa yung asawa ko, paano makapamog ng salitangan Diyos. Eh kaso, ang service natin ay 8-12 lang yato, 8-11. Dinating sila, quarter na para matapos. Inahabang ko na lang para kahit pa paano makapalig ng salita ng Diyos. Sayang kasi yung punte. Eh, mahirap. Hanggang sa na-open din dahil laging natatamaan sa preaching, kaya hindi na napili. Kung sinabi natin, blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. So, yung poor in spirit ay, to make a long story short, ito isang topic kasi ito yung isa-isa ko ito. Yung humble, yung humility ng isang Kristiyano. Alam niyo, hindi mo naman makikilala ang Panginoon pag ikaw ay nagpakababa sa kanya, nagpakumbaba. Kasi maraming mga tao rin sa natin, kung ano yung nakagista nila, doon na sila mamatay, doon na sila malilibing.
yun yung paniniwala, yun yung sabihin ng repentance, yung pagtalikit mo sa yung paniniwala dati. Once lang nangyayari yun. At kailangan, unti-unti, merong tinatawag nating pagbabago sa buhay natin. Now, actually, lahat tayo, tinatawag tayo ng Panginoon, yung present, yung past, at saka yung future, it was covered by the blood. Kasi hindi ka naman pupunta sa langit, at alam ng Diyos yung kasalan mo, laging future yan. Sino dito yung nagkasala kahapon? Lahat naman tayo, di ba? Sa pag-iisip pa lang, sa mata pa lang, sa paikinig pa lang, yung pagbubukas pa lang ng TV, pagbubukas ng cellphone, yan ang number yung kalaban natin ngayon, yung maliit na gadget na yan, it can kill. So, yun po yan, yung kababaang loob. Blessed are they that are mourned, yung pong nalulungkot o nakikidati. Now, natural po sa atin yung malungkot tayo, pag namatay yung tatay mo, namin, matutuwa ka ba? Maliban na kung galit ka sa tatay at sa namin mo. Pero usually, pag mahal natin sa buhay, yung malapit sa puso natin, nalulungkot po tayo, di ba? Kaya sabi ko, blessed are they that they mourn. Ibig sabihin, meron niya tawag natin, ibang klase ang kalungkutan eh. Sa, pero ang pinakamatibing kalungkutan, yung buong nag-backslide ka. Nakakilala ka na sa Panginoon, tapos tinilipuran mo ang Panginoon, wala akong kapayapaan eh. Mas, sabi nga eh, sana hindi ka na naligtas. Kaya tinan mo dito, di ba yung nasave ng 2018? Nanatili ba lahat? Hindi naman, di ba? Ako, kung bibilayan ginamin ko mula noong 1980 ako nasave. Ako yung buong marigin, halos na bahay-bahay namin yun. Kaya thousands of soul, hindi lang kami nagka-count. Kasi ang binibilang namin yung talagang nagpatuloy. No, sabihin natin, yung 3,000 na yun nag-profess. Pero sa Book of Acts, talagang sigurado, tatlong sinabi na isang preaching, 3,000 na ligtas. Tapos 5,000 na multiplication. Ngayon po, mayroon na mangyari yun. Dahil pagka nagkaroon po ng ganun, may revival. Alam niyo yung revival? Pagka mayroon revival, yung kahit na yung factory ng alak, nagsasarabi yan nun. Yung factory ng sigarilyo, lahat ng kasalanan, may kinalaman sa kasalanan, pagka during the revival, during the time of mga 200 years na siguro nakakaraan. Pero ngayon, maybe ang revival ay personal na ang revival ngayon sa sarili natin. Kasi nga, dahil we are on the last day. So yan. So, yun ang pinakamatinding kalungkutan natin, yung pag ito ay lumayo sa Panginoon. Have you experienced that? Kaya sabi niya, blessed are they that they mourn. So, natural lang po sa atin yun. Meron akong kilala na nag-backslide siya kasi pinatawag siya ng Panginoon. Hindi ko naman siya nakita, nabanggit lang sa amin ng pastor ko. Naging macho siya. Macho siya ba before eh? Malaki katawan. Tapos siguro after mga 10 years, sabi ni pastor, kaya hindi ka brother dito, sumahan mo ako, magpuntaan tayo. Inatawag pala siya noon. Kaya, ligtas pa rin siya eh. Kaya alam niya eh. Kasi tinalikuran niya yung panawagan niya sa Panginoon. Kaya ito si Pastor Reyes, nung nagsabi niya sa akin na, gusto, tinatawag po ako ng Panginoon, magsisimula ako ng gawain. Hindi ko pinigilan yan. Kasi pag pinigilan ko yan, mag-aaway lang kami yan eh. Kasi ibig sabihin, hindi na siya masaya doon sa ganung sitwasyon. Gusto niya yun, ganun yun, kasama sa paglago yun eh. Pagka ikaw ay lumalago, naintindihan mo yung tao, pag nalulungkot siya, nung isang gabi lang, nung aming Friday prayer meeting, may nagtetext sa akin kasi nga, sobrang laki ng inutang ba? Yun, bali nagdemanda na, ganyan, ganyan. Sabi ko, hindi yan makukulong, sabi ko, sis. Walang nakukulong sa utang.
basta't willing siya magbayad kahit ng piyunti. Ayaw tanggapin yung hindi naman full yung bayad niya. Kaya nalulungkot siya sapagkat nangyari yun sa kanila. Kaya napiliti silang lumipat ng bahay para ang hirap po kasi nang mayroong patak ng kato. Hindi lang tubig ang utang mo, hindi lang kuryente, kundi yung 5-6. Buti man na sana kung isang daan lang, hindi, libo-libo. Medyo nagkamali sila ng budget sa kanilang pananalapi. Kaya nalulungkot, natulungan ko rin siya. Ako hindi ko na-expect na bayaran ako nun. Nalulungkot ako sa pagdating din nila. So, pag hindi kasi kayo sunod sa Panginoon, kung ano yung sinasabi ng pastor niyo, aanihin niyan pagdating ng panahon. Ayaw makinig eh. Kaya yung may kalungkutan din kami, godly sorrow, at kaya meron din kalungkutan. Na iba yung kalungkutan na binibigyan ni Satanas at saka ng binibigyan ng ating Panginoon. Pag may trials tayo, di ba minsan nalulungkotin tayo, di ba? Kung may pagsubok tayo. Pero sabi doon, count it all joy. Kasi bahagi po yan ng ating kaligtasan. Yung kalungkutan natin sa buhay. Na masaya ka. Nung namatay yung nanay ko, masaya akong malungkot. Kasi nga, alam ko, yung nanay ko, pupunta sa langit. Kaya may pananagutan tayo lahat sa Panginoon, sa ating mga mahal sa buhay, na ang pangarap ko na sabi ko, Lord, hindi baling mahirap kami dito, basta sama-sama lang kami sa langit. Kaya tinaga ko yun mula Marikina hanggang Bulacan, pumunta ako doon, nag-Bible study ako sa aking pamilya. Ngayon po ay almost, hindi ko sinasabing lahat ligtas na pati mga pamilya, almost all of them. Pag nagsama-sama kami, kulang-kulang siguro mga 70 kami, 70. Yung tatay ko ay 85 na, at may reunion kami, masaya. Kasi bakit? Kasi nagkakaintindihan kayo eh. May kaligtasan na kasi. May sabi yan, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Parang magkapatid lang ito, yung meek. Ito yung sinasabi ng mga Jehovah na mamanahin nila yung lupa. Eh, ang tinutukoy po dito, tayo, sa atin naman na, pag anak ka ng Diyos, pag-aari natin lahat yan. Amen. Eh, susunogin yan. Darating ang panahon, sabi ko sa 2 Peter, di ba? One day, it shall be melted by fire. Pero gagawin, meron tayong bagong langit na titiran, at alam naman siguro natin yung John chapter, Revelation 21, nandun yung itsura ng langit. Pero yun nga, kanina yung lupa, nilangit naman tayo, di ba? Pero actually, yun, i-re-rain din tayo during the time of 1,000 years millennium. We are going to reign with Christ. In sa lupa, yun. Yun yung siguro sinasabi dito ng Panginoon. We shall inherit the earth pagdating ng panahon. Then, blessed are they which do hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Now, nakita ko yung, alam, ang sarap po mag-memory verse, di ba? Pagka yung, ako kabisado ko yung Psalms 23, James chapter 1. Almost lahat, okay, young people pa, wala akong ginawa kundi mag-memorize. Kaya pagka may yung mga pagsubok ka, yung hunger and thirst for righteousness, wala namang magpupuno sa atin, ikaw ba'y nauuwag, saan ka nauuwag, sa sanglibutan o sa salita ng Diyos. Nasubukan mo na huwag magbasa ng Bible sa loob ng isang linggo. Pag Kristiyano ka, hindi ka mukhang Kristiyano pagka hindi ka nagbasa. Kasi yung, kaya tayo may takot, kasi ang binibigay ng Diablo sa atin, takot tayo. Sino takot mamatay? Kahit Kristiyano na. Ano yung kahit? Wala siguro matapang. Kahit si Pablo nga eh. Di ba sabi niya? Nagkaroon din siya ng takot yun. Si Elijah. Napakatapang nun. Pero natakot lang sa isang babae. Pinagbantaan lang yung buhay niya. Nagtago na. At sabi, nag-iisa na lang siya. So marami, si Moses din, very meek.
Pero isang pagkakamali niya, hindi rin siya nakarinig sa promise land. Kaya nga dapat siguraduhin natin yung kaligtasan natin na tama. Amen? Amen. So, for they shall be healed. So, ang focus po sa atin, yung righteousness, yung salita ng Diyos. Tapos, pag sa oras na kailangan natin yan, ipapaalala ng Banal na Espiritu, di ba may mga reverse mo to? Yun eh. Eh, paano kung wala kong memory verse, nagbasa ka ng Bible. Kaya sabi ko sa church, when you open the Word of God, huwag nung isasarado yan hanggat hindi kayo nakakuha ng ginto. Alam niyo yung ginto? It refers to the Word of God, di ba? Parang gold yan eh. Parang pag nasala yan, parang din tinatawag natin furl yan, furl. So, parang nagninina tayo. Hanggat wala kang naninina, hanggat parang nga sa binasa mo, sa akin pag may binasa ko, meron akong ibubuhitan doon, i-memorize ko yun. Then, i-share mo doon sa iba, imbawa, the word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Paano mo i-expound yun? The word is a lamp, mamaya, i-ano natin. And then, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Ang ganda yung memory verse ni Mary, ang kanina yun. Puro, His mercy endured forever. Nabasa ko rin yun eh. 26 verses ba yun? Verse ano? His mercy endured forever. His mercy endured forever. Alam nyo, napaka-aware ng Diyos. Kahit hindi tayo karapat na nakawahan. Sabi yan, His mercy endured forever. Kaya yung kaligtasan natin, forever din yun eh. Kasi yung kaligtasan natin, talagang tunay yun, walang hanggan yun eh. Paano mo na sabihin yung, ano ang ibig sabihin ng walang hanggan? May nagbigay ng, amin dyan, illustration. Yung buhangin sa dagat, kukuha doon ng isang ibon, at dadalhin niya doon sa buwan. No? Lahat ng buhangin sa dagat, dadalhin niya doon sa buwan. Eh, isang ibon yun. Gaano katagal yun? Pagkatapos niyang ilipat yung buhangin sa dagat, ibabalik niya uli sa dagat. So, ibig sabihin talaga, eternity yun, walang hanggan. Kaya yun yung verses sa atin ng Panginoon, parang ganun din. Inabot niya tayo, nagkatuan tao siya, upang sanan yung mamatay sa atin, at ibig sabihin, para tayo makakamit ng kaligtasan. Na bagamat hindi lahat maliligtas, ay ang Panginoon ay mahal niyang lahat ng tao. So, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Sino sa atin dito ang nakita ng Diyos? Now, humanly speaking, sabi dito, no one had seen God at any time, the only Father. Even the Son of God, even the angels of God, wala pong nakakita sa ating Ama sa langit. Pero bakit sinabi dito, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Si David ay tinawag na man after God's own heart. Sabi niya, my heart, O God, it speaks. 57:7, basahin natin sa mga Psalms. Ganda rin ng memorize yun. My heart is speaks. O God, my heart is speaks. I will sing and give praise. Pag sinabi natin fix, yung sabi niya, steadfast. Ano sa Tagalog yung steadfast? Hindi matinag, di ba? So yung puso niya, gusto bang, na pag tinanggap natin ng Panginoon dito sa ating buhay, amen, hindi siya aalis dyan. Kaya lang, sino mas matimbang sa atin? Si Satanas o ang Panginoon? Are you sure? So, ibig sabihin, yung lumalabas sa ating bibig ay hindi kapastusan, di ba? Hindi pagmumura. Meron ng pastor. Minsan, akala ko, hindi totoo na nagmumura siya.
totoo pala. Meron naman talagang pastor na tinatawag natin na siya daw yung Son of God. Yun. Medyo blasphemy yun. Alam niyo bakit? Isa patay na. Sinasamba pa rin. Hindi namamatay. Eh siguro kami, pag namatay kami ni Pastor Ace, baka hindi niyo na kayo. Paalala siguro mga isang linggo, isang buwan, isang taon. Pero after that, hindi na. Maliban na lang kung wala kami ginawang mabuti sa inyo, eh mamamatay naman tayo lahat. So doon na magkakaalaman yun sa langit, mamaya titignan po natin yan. Pag sinabi natin pure in heart, yung lumalakad ka lang kasama ang Diyos, day by day. Di ba? And Enoch walked with God, and he is not. Kaya kinuha siya ng Panginoon. Dalawang tao lang yung kinuha dito ng buhay ng Panginoon. Si Elijah at saka si Enoch. Now, ibig sabihin, nung panahon ni Enoch, bago magkaroon ng baha sa buong mundo, in spite na hindi siya nagpadala dun sa kasalanan, he walked with God. Kahit na meron yan, ngayon, di ba? Pagkagising natin, ano hawak natin? Cellphone o Bible? Yung totoo lang. Pareho? Yung kung isan, hindi naman yung Bible, namiya na lang kung magbabasa. So yung mamaya na, papunta yun sa bukas na uli. Kaya maganda magbasa kayo yung mula Genesis, tapos i-mark ninyo yan. Kasi may mga kontrakator, ako kasi paglipasa ako, kay book eh. Dahil yung 117, isang chapter yun. Dalawang verse lang yun. Magaling ko sa akin nun. Pero hanggang mara, pag binasa ko yung case, tatapusin ko yan. Kasi in 10 minutes, basa lang. Pero yung meditation, iba yun sa basa. Eh yung pastor ko, pinagmamalaki niya na 200 times niya nabasa yung Bible. Sarap ano? 200 times. Ako hindi ko magilang ko ilang beses na, hindi ko kasi binibilang eh. Pero nabasa ko na yun, nabasa niyo na ba yung entire Bible? Amen. Ayan, so ilan ang minsan mga matatanda, memorize namin ngayon bukas. Kaya pasalamat ako nung young people pa ako, marami na ako na-memorize. Ang ngayon, memorize ko pa rin. Amen. Kasi dati meron kami yung Life is Brief, James 4:7. Meron yung version on James 4:14. Yung tawag dun saan meron? Treasures. Ayun, treasure yun eh. Yung nakalimutan ko yun, meron din tayo dati noon. Tsaka yung source of life. So, dapat para maging dalisay yung puso natin, ang dadalisay dyan ang salita ng Diyos. Amen. Hindi ka makakapag-pray ng maayos hanggat hindi kumakain yung kaluluwa mo. Kasi yun yung magdadalisay para manalangin ka eh. Amen. Yun yung magdadalisay para maawa ka sa tao. Minsan doon sa kapitbahay namin, biglang mayroon pumutok. Akala parang tumog ng ano, baret. So nabasan lahat ng tao. So nagkakagulo doon sa aming kapitbahay. Sigawan, akala ko nagbaril lang. Kaya hindi ako pupunta eh. Baka may mabaril ako doon. Yung pala, nanunungkit lang ng rambutan. Tapos, yung kanungkit niya, bakal, sumabit doon sa mirahan ko na live pala. Lumaksakit doon sa puno, lakda. Nangingisay. Kaya, hindi ko na alam kung ano nangyari doon, hindi man akong maritis eh. Basta nakita ko lang nung dinala sa hospital, hindi tinanggap ng cornerstone, punta sa Rodriguez. Kasi parang nasunog yung dito niya eh. Kaya, yun yun. Ba't ba tayo napunta doon? So, yung pure in heart, sinasabi, di ba may mga marites din minsan na buhay na may buhay, pinapakialaman.
tayo may pakialam tayo sa buhay ng tao dahil sa kaluluwa nila. Amen. Yan ang pakialam mo natin, yung soul meaning. Kaya tama yung ginagawa nyo rito. Amen. Kasi pagka nag-iwing ka ng souls, lalo na pag nag-init ka na, yung puso mo, yun si David. Ilang beses niyang pwede patayin si Saul, pero dahil dalisa yung puso niya, hindi ka na ng kanyang kakabira. Alipin ang Diyos yung servant ng Panginoon yun eh. So, kaya ilang beses niyang sinabi yan, pero hindi pa rin nakinig. Pero bandang muli, talagang si Saul din ang sumuko kay David kasi malapit na siya mamatay ba? After 40 years yata siyang naging hari ng Israel. Yan si David, ilang taon din siyang patago-tago. Meron ko hari ang, ito yung ginawang kahang kamay, tapos bandang muli, ito yung pala yung kalaban ng hari. So to be pure in there, let us speak our heart to God. Masarap kung kaya kung Panginoon araw-araw. Amen? Amen. Kung kailan yung preaching ko nung Sunday, ano ba yung God? Hindi, ako ba nag-preach nung Sunday? Hindi, si Pastor Muro. Yung kumagat ay, abiding in Christ. Parang ganun yan eh. Sabi na pang, if you abide in me, my words abide in me, you shall ask what you will and shall be done unto you. Eh sa dami ng memory verse dito, hindi kasi yung aking iregalo. Pero kung meron nag-memorize ng Psalm 119, nagigyan ko ng... Hindi walang alam. Siguro, Bible. Magandang klase ng Bible. Blessed are the peacemaker, for they shall be called the children of God. Alam na siguro natin yung peacemaker. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for there is the kingdom of heaven. And then, blessed are you when men shall revile you and persecute you, and shall sow all manner of evil against you falsely for my sake. Kaya sabi niya, rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. Na sino sa atin dito ng maligtas, persecuted ka ng parents niya. Pinagbabawalan ka magsimba. Pinagbabawalan ka magbasa ng Bible. Nung panahon namin, mga 1980s, hindi po masyadong ibig sabihin, dahil na sa lugar namin sa Malanday, pag nagbabasa ka ng Bible doon, masisiraan ka doon ng ulo. Kaya nung time na yun, doon ako nakasin, malapit lang yung church na saan, sa isang pagkita kay Muraya, no? Nilalakad lang. Eh, mga pinsan ko, doon ako nakatira. Maliit na higaan ko, talagang kasya na ako eh. Ako taga-bukas na dinggan, tapos papasa ko na Eder. Pero nung nagbabasa na ako ng Bible, tapos nagpe-pray ako bago kumain, maraming mga loko doon eh. Pagka tingin mo sa pagkain, wala na. Talagang sabi niyo, pinagtatawanan ako, okay lang, sabi ko. Pero hindi ko matanggap nun. Sabi ko, wala na akong ginagawang masama. Iwi-witnessan ko lang sila. Kaya unang bunga ko, inbabalik ko si Joey. So, umating kami ng banquet nun, hindi ko makakalimutan. Doon ko nakita si Eddie Mesa na kumanta ng Let the Lower Lights Be Burning. Kristiyano na yun, si Eddie Mesa. Inabot kami ng alas 12 na natapos. Yung pagsakay namin ng jeep, lahat kami, na-hold up pa. Hindi namin magtsaba yung driver, hold up to. Ang bigat nung dalawang babaeng kasama namin, hinostage. Eh, bagong Kristiyano pa lang kami noon. Eh, ang ganda, eh, mga babae, yung asawa ng isa, ang ganda ng asawa, baka kung ano gawin doon. So, hindi na, kaya napunta kami sa police station, tumawag, buti na lang, hindi naman sila ginalaw. Pinauwi na sila siguro. Ako, pag uwi ko na, alas 3 na madaling araw, wala na akong matulugan, sarado na yung aking tutulugan eh.
Pagkatapos nun, sabi sa akin ng nimang ko, isang buo ko yun, dito, malis ka na rito ngayon. Dali mo na yung bag mo, dali mo na yung, naputin mo na yung gamit mo. Ayaw na namin kang makasama dito. Eh, papasok ako ng trabaho. Dala ko na yung mga damit ko. Saan kaya ako titira nito? Have you experienced that? Kahit sa trabaho namin, we are being persecuted. Kasi nahamon namin sila ng Bible study pagka alas 12. 12-1, kami na daw namin. So meron namang sumukot sa akin si Brother Pastor Eddie na ngayon. Ano ka na lang sa amin tumira? Magkatabi tayo ito sa isang kwarto. Kaya alam niyo, God will provide. Huwag kayong matakot kung pinapersecute. Pero ngayon, bihira na kasi yung natin-persecute ngayon eh. Parang sobrang luwag na natin ngayon. Masarap yung nakaranas tayo ng ganun eh. Pag ikaw nagbahay-bahay ka lagi, makakaranas ka ng pagsaraduhan ng pinto. Sa Amerika, hindi na sila open sa salita ng Diyos. By appointment doon. Naalala ko yung ninong ko doon sa Chicago, nung napunta ko doon. Hindi ka lito, may tayo-tayong Pilipina. Pero asawa niya, Amerikano. Tapos nang pumunta na kami, nag-react yung Amerikanong lalaki, "Why are you here? I just want to visit you. I just want to visit you. You're not invited." Natatawa yung pastor. Pero yung babae, so, ito na galang story, so, hindi kami nakaporma. So, ganun na sila. Pag tayo nakalagay doon sa gate nila, walang, ano ba yun, pinagbabawal yung donation, gano'n, mga gano'n. Solicitation. Eh, lagay kami nalagay ng trucks. Minsan, nalagyan ako, nilabas ako. Hindi ba nabasa yung wikang Tagalog? Hindi ba nabasa yan? No, that is not, we are not solicited. We are not solicited something for you. We give you a trucks. Alam niyo ba pwede kang ma-demanda doon? Meron pastor doon eh, hindi nakatagal, umigagal ng Pilipinas. Dahil ilang beses siyang magbigay ng trucks. Trucks lang naman, hindi ka pa nag-witness, eh pagagalitan ka. Si Pastor Murmontes, yung missionary natin, hindi sila makapasok ngayon sa Myanmar. Kasi nga persecuted ang mga Christian. Doon talagang hinahunting sila doon. Sa ibang bansa na hindi nakakilala sa Diyos. Kaya pasalamat tayo. Kaya samantalayin natin yung meron tayong kalayaan ng mga to. Ibang Pilipino eh. Meron, nasa democratic tayo. Sana yun ang... Pero ano yun, kuminsan, iniisip ko sana. Pero alam nyo, dahil sa mga batas na ginagawa ngayon ng mga Kongreso, ng Senado, darating yung time, hindi ka na pwede yung mga to. Ngayon, nandun na ngayon sa ano ngayon yun, yung dun sa school ngayon, pinasok na. Dahil yung halimbawa, bakla ka. Kung magsuot ng pamamayan, hindi bawal na ngayon. May batas na ngayon ganun. Na kung gusto mong suot ay pababae, walang discrimination. Imagine that. Nangyayari na ngayon yan. Nandun yun. May nagpadala sa akin. Kaya ako, wala na akong sense sa pagkakasal eh. Kasi darating yung time. Pag hindi mo kinasal yan, pwede kang madimanda. Eh buti na lang yung batas natin dito. Pag hindi ka baptist pareho, hindi mo pwedeng ikasal. Eh, sabi naman, minsan may umatin to, hindi mo alam kung tomboy o bakla. Hindi mo na maranggang mo na lang yan. Iba yung isip niya. Kaya, itong ginagawa natin ngayon, gawin natin kasi yung batas ng tao na ginagawa, iyan ang po-control sa atin. Hindi natin alam yun na bawal na pala yun. Imagine that. Ewan ko lang kung merong
Siguro sa public school, maraming ganyan. Sa Christian school, isang di rin nawawala yan, pero hindi halata. Pero kami, tayo masusunod, halimbawa may Christian school kami dyan. So, malalaman na lang namin ang tumigay ng college na. Pero lahat yun, nataniman ng salita ng Diyos. Araw-araw yun, may Bible class kami. From Monday to Wednesday. Kaya, meron ding monthly verse, meron ding memory verse. Meron ito na, minsan nagalit yung nanay kasi matalino yung anak niya, kaya lang, para maging honor ka, kailangan meron kang monthly verse, tsaka meron kang memory verse sa loob ng isang linggo. Kaya nung di gaya ng award, may award naman konti anak niya, kaya lang, imbis na sana siya yung honor, eh hindi siya kumpleto sa memory verse. Nagalit yung nanay. Bakit kasi meron pang memory verse na ganyan, ganyan, ganyan. Eh, nagalit ako ng Philippines. So, sinabi ko yung dahilan kung bakit meron ganun. Can you change your son? Can you change your daughter without the word of God? Your religion cannot save you. Natahimik yun. Pero doon pa rin nag-aaral. Kasi nga, nadidisiplina yung anak nila. Ang totoo ka, baka hindi marunong magbasa. So, you are the salt of the earth. Na ano ba ang gamit ng asin? Sino dito mahilig sa maalat? Ha? Bigyan natin ng ganang konti. Salt? Ano ba ang nagagawa ng salt? Ito ay pang-preserve, di ba? Preservative. Pagka, naalala ko yung mga Ilocano, di ba? Pagka tumuha sila ng karne. Kasi isang taon bago, ibabaw nila yon, tapos talaga nila ng maraming asin. Ano tawag? Sino dito Ilocano? Alam mo yung brat? Ano tawag sa ganun? Inuburo. So hanggang sa may uut na yon. So pag niluto, makikita mo may uut na, di ba? Sino masarap doon, uut. Sino kaya kumain ng ganun? Pero kaya ho na-preserve na dahil sa asin. Yun yung nag-preserve. Pero hindi rin maganda ang pagkain kapag kain sobrang alat. Magkakaroon kang sakit sa baton yan. Eh kami, hindi ka naman alat mag-tinkla. So yung asin din, kung may long story short, ay pag meron kang sugat, na naging sugat mo, mahapte. Amen? Amen. So, kuminsan yung asin, mabuti, minsan hindi rin mabuti. Pag nasobrahan, pero sabi nito, you are the salt of the earth. Tayo yung asin ng sanibutan. Ito po ay pinapakita yung ating ugali bilang anak ng Diyos. Kung paano mo tanggapin ang salita ng Diyos sa puso natin. Halimbawa, yung isang member namin, umaatin kaya lang, ayaw naman tumalito doon sa kasalanan niya. Sugal pa rin ang sugal. Kaya pag nababangit yung wedding, ano yun, parang eh kami mga pastor, alam mo namin pag nag-preach kami kung sino may tama sa inyo. Amen? Amen. Kaya namin sinasabi yan, kasi nga, kapag tayo ay, anong kabulahan natin kung hindi na tayo nagagamit ng Panginoon? Hindi ka masaya. Iba tayo sa believers.
Nasabi rin, the Christian soul, then he is living in a decaying world. If light is living in a dark, world. So yung asin, nilagay tayo ng Panginoon kasi yung mundo natin ay pasama ng pasama. Kaya dapat meron tayong anong lasa. Kasi pag tayo ay, sabi nga dito, pag doon yung asin ay wala ng lasa, lost is able. It is then for good for nothing, but to be cast out and to be trodden down, trodden under foot of men. Ibig sabihin, maging asin tayo ng sanlibutan. Yun ang sinabi ng Panginoon sa atin, let this mind be in you. Ibig sabihin ng let this mind, sabi ni Apostle Paul, yung mind natin, yung mindset natin, alam natin, kaya sinasabi ng Panginoon, dapat ganito kayo. Meron kayong the fruit of the Spirit, love, peace, joy, long-suffering, gentleness, meekness, ano ba? Patience, goodness, lahat yan. Yung siyam na yun, yun ang dapat maging tayo. Ako sa Panginoon ang pinalagaan, Lord, alagaan niyo po, ang puhunan po natin sa soul winning, yung testimony natin. Kaya kung minsan ang hirap makuha yung loob ng mga mahal natin sa buhay, kasi nga, bad testimony ka, pero sinasabi mo, Kristiyano ka. Pero tamad ka naman bata, pag sinabi mo, magdikit ka. Ang hirap mong utusan. Kasi ang hawak, cellphone. Right. Diba? Kaya hindi natin madadala yung mga magulang natin. Ako yung nanay ko, kaya mo nadala yun. Dahil sabi ng nanay ko, yan si Lito, dati nang mabait yan. Pero si Joey, nung naligtas yun, kasi babaero yun eh, chikpon, sugaron. So, marami siyang ugali na pag-uwi ng bahay na sa amin, sabi niya, anak mo, pinagbago ng anak. Yun ang nakita niya. Parang naging asensya doon sa paningin ng aking nanay. Kaya isang araw, naimbitahan ko yung nanay ko sa church, tumanggap sa Panginoon. So pagka tumanggap ka, yung tunay na pagtanggap, and yun yung desire mo kagad na ibahagi yung salita ng Diyos eh. Kahit wala ka bang alam masyado. Ang ginawa niya, nagbahay-bahay siya doon sa buong bari ng Patay kasi siya ang presidente ng Black Rosary doon eh. Kilala siya doon. Tapos biglang nabago yung kanyang paniniwala, tinalikura niya yung dati yung pananampalataya, at ngayon sumunod siya doon sa tamang pananampalataya. Nagbinahay-bahay niya, pati pare, yung witnessan niya. Sabi niya, Gloria, pati ba naman ako eh, tuturuan mo eh. Tatanungin po kayo, pag namatay pa kayo ngayon, tsak nyo na pumunta kayo sa langit. Eh, walang nangangatiyak niyan. Eh, kaya nga ho, niwimintisan po kayo eh. Tanggapin nyo man to, hindi, mahalaga ho, nakabayad ako ng utang sa inyo. So, minsan mahirap mag-witness eh, yung pagkatok. Minsan, umuna yung, kahit magbigay ka ng truck sa bus, naranasin nyo na po mag-preach dun sa kami, naranasan namin yun eh. Tatayo kami doon sa papuntunan ng Bible school. Tatayo kami doon sa harapan ng bus. Mag-preach kami doon. At minsan eh, kasabay kami nangihingi. Eh, si Clarty, talagang tatayuan yan. Kami po ay hindi nangihingi ng anumang bagay kasi po sa church ang ginagawa. Yun pala, kaya pala na, kaya pinipilit na humingigil sa ano, yun pala yung alamans nila. Meron kaming member dati na faithful yun eh. Eh may problema, sabi niya. Lumipat doon sa Four Quads. Naaway yung lola niya. Anak, bakit ginagawa mo yan? Pinipilit kong gawin yung tao. Na pag hindi namin ito pinilit, wala kaming alamans. Imagine that.
kukuha ng worker, tapos yung allowance, manggagaling sa ibang tao. Ikaw ang nakikinabang bilang pastor, ha? Tapos pamamal mo sa yung worker mo. At yun ang allowance nila. Kaya pala ganun katindi yun. Man ko lang nalaman yun, kaya pala ganun. Love din ko para sa Panginoon. Eh tayo po mga Pilipino, di ba? Minsan, akala mo, tunay. Kaya ngayon, sinasawata natin yun. So, sabi namin, ang kaligtasan po ay libre. Hindi po kami binabayaran. Pag nasimula mo kasi magbigay ka ng drugs, tatapang ka eh. Tapos, pagka yung nag-taxi ka, pagka yung nag... Lahat ng tao. Ako nga medyo, ang kinis ko ngayon ay medyo bubagal na ng konti. Pero I can still witness sa mga neighbor. Pag umaga, minsan, maglalakad ako dyan, binibigyan ko ng trucks yung mga nakikita ko, yung mga trabado, lahat yan. So kahit ilang beses kong bigyan sila, okay lang yun. Pati yung nag-deliver ng isang Shopee, bibigyan ko yun. At least doon, meron ka nang itinatanim kahit pa paano ng salita ng Diyos. Pero habang binibigyan ka ng pagkakataon, eh ngayon, ang pinaproblema ko ngayon, yung preacher na dadaling ko sa inarawan. Kasi lahat ng naakay namin doon, kasi dami na dito, napunta sa kulto. Doon sa mga hiling-hiling. So, ang ginawa ni Dodong at ni Sister Philip, pinupuntaan nila sa bahay ngayon, sabi nila, kasi nakita nila yung pagkakain mo, parang iba tutupin na Dodong kasi kami nagtuturo doon mga bata eh. Parang mali ito. Napuntaan natin. Kasi ang ginagawa nila, nagbabaksakan sila, huwag mabaksak yun. At pag may sakit, gumagaling daw sila. Tapos ipatong mo yung kami sa television, gagaling ka na. Isa naman, yung panyo. So maraming mga ganun ngayon sa panahon natin. Now, hindi po mag-baptist yan, may tama na yung doktrina yan. Nagpapalit na nga ng pangalan eh. So you are the salt of the earth. So, paalagaan niyo sa Diyos yung dapat may panlas, yung lasa mo, talaga amoy kristyano ka, damit kristyano ka, panalita mo, mahal kita yung kristyano natin, iba tayo sa lahat. Eh dati, di ba, yung salitang girlfriend ko yun eh. Ngayon, di na ngayon. Siyota ko yan. Jowa ko yan. Iba-iba na yung mga salita ngayon. Minsan, naawa tayo din sa pinapanood natin sa TV. And then sabi rin dyan, you are the light of the world. So you are salt, yung salt tsaka yung light. Dapat magkasama yun. Yung patotoo mo, para mag-ilaw ka sa libutan, maganda yung patotoo mo. Kaya sabi mo, you are the light of the world. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. So, ibig sabihin, ganito yan eh. Ibig sabihin ko na yan. The world, nung panahon na eh, ng ating Panginoon, wala pang electricity, wala pang ilaw na ganyan. Ang gamit nila yung lamp para yung lamp. So, di ba minsan, kami doon sa amin sa Bulacan dati, naglalakad kami doon sa Pilapin. Yung kasya lang yung isang tao. Minsan, may dala kaming parang ang tawag doon, bututoy. Bututoy. Alam niyo yung bututoy? Yung parang sa Panginoon lang para yun. May ilo, may sindi ng ilo na ano na parang gas. Para makita, para mag naglalakad ka, hindi ka naglalakad sa dilim. Yun yung ilaw ng paang, yun yung silbing gabay mo. At pagka na nailawan ka, habang lumalakad ka, dumiliwanag yun.
You become the light. Isa lang, the Lord, isa lang unto my, a light unto my path. So, ibig sabihin, yung mga tao, yung salita niya, inantulad sa love, para magliwanag tayo. Naalala ko yung isang nagsorbin eh. May gusto siyang puntahan doon, hindi ko yung mapuntahan. Kasi pabagong masyado eh, tapos isno pa. So nung pababa na siya, talagang buwan niya mapuntahan yung isang bahay na yun eh. So nung makababa na siya, sabi niya, nasaan yung kasama mo? Hindi yung nag-iisa lang po ako, matagal ko na ako kayo gusto puntahan. Hindi, may kasama ko eh. Kasi habang pumababa ka, yun ang maaalala sa iyo. That is the angel of the Lord. Hindi niya. Kung isa, ganun po yun eh. Yung ibang tao, nakikita nila, tayo din at nakikita. Alala ko rin yung isang pastor na minister sa mga NPA. Eh, sabi niya, ang target natin yung pastor na tuturo ng Biblia. Ano oras siya nag-Bible study? Ano oras siya? Kabayo kasi yung dalang nila eh. Pagka nag-Bible study sila. Bunto kasi. So, ganitong oras po siya umuwi. O sige, ipagandaan natin yun. Iandaan niyo rin yung armas natin. At babarin natin siya. So, nung dumaan na yung pasto, nagtaka yung pinuno ng NTA. Ito, totoo nangyari ito. Bakit naging tatlo yung kabayo? Nasa gitna yung pastor. Hindi mapakali ngayon yung pinuno ng NTA. Pinuntahan yung pastor. Yung pala kinausap na siya ng Diyos. Parang si Saul ba? Diba? Sabi niya, bakit mo pinapersecute yung mga Christian? Kaya kinausap siya ng Panginoon sa Road of Damascus, diba? Saul, why has thou persecuted thou me? Pagka Saul winner ka, ang protection mo, protektado ka ng Panginoon. Ibigyan ka ng karunungan ng Diyos. Ako lahat ko naharas ng puto, naharap ko yan. At kahit kailan, hindi ko binibigay yung bandera ko doon sa kulto, kahit sino ko pa. Ganun mo kamahal kasi yung kaluluwa eh. So, minsan sa isang Bible study ko, nalate lang ako ng 5 minuto. Alas 8 kasi Bible study namin eh. Eh medyo matraffic doon sa tanyo. Pagdating namin doon, nagiinuman na yung Bible study namin. Sabi niya, Pastor, kasi akala natin hindi ka na darating. Kaya sobrang lungkot ko nun. Kaya pag may Bible study kami, 7 o'clock, nandun ako. So mahirap kong mag-aalaga ng tupa. Eh yung pastor na sumasakit na ang ulo, 3 araw na. Siguro dahil sa pag-aanda dito sa anniversary. Ako, ito, stress to eh. Meron akong depression by nakukaw pala yung Parkinson sa depression. Kaya halos lahat yun, pag tumatanda na yung pastor, namamatay siya ng sakit sa puso, na high blood. Kasi, yun nga eh, tinuruan namin kayo, pwede kayong maging mapapala, pwede rin kayong pasanin namin. Dalawa lang yung klase ng Kristiyano. Yung sumusunod at hindi sumusunod. Ang Bible din, dalawa lang ang gusto ay para kayo sa atin ng Diyos. You want to be blessed? Obey. You want to be cursed? You disobey. Ganun lang yung kasimple eh. Kung gusto mong maging pagpapala ko sa church, eh maging asin ka ng sanlibutan. Para mag-ilaw yung sanlibutan. Para itong church niya, ito yung ilaw dito, ito yung ilaw natin sa lugar na ito. Natitingnan ng tao. Kaya tinan niyo pag ano, hinahanap nila, baptist. Pag tunay na baptist yan, tunay na ligtas yan eh. Kasi tama yung tinuturo natin na kaligtasan. That Jesus Christ is the only way, the truth and the life.
Siya lang ang tanging daan patungo sa langit. Right. Siya lang yung dapat natin sa kalayanan para tayo maligtas. Amen? Amen. Wala nang iba. Kaya sabi natin ang let this mind be in you. Sabi ni, alalahanin mo yung sabi nun, dapat yung kaisipan natin, kaisipan din ng ating Panginoon. Yung ginawa nito sa krus ng Kalbaryo, yun yung sinasabi niyang, sabihin mo sa kanila kung ano yung, kung bakit ang bumuha sa lupa para iligtas sila. So tayo ngayon yung inutusan, tayo yung asin. Pero pag wala nang tayong lasa, bad testimony tayo. Wala kang panasalita ng Diyos, kahit Kristiyano ka, eh hindi ka magiging asin. Hindi ka magiging ilaw. Hindi ka magliliwanag. Siguro totoo yun kay Moses, di ba? Yung pagbaba nito sa Mount Sinai. Ikaw ka naman makipag-usap ng 40 days and 40 nights twice. Eh yung mga tao na mumuhay sa kasalanan. Eh tingnan nyo, pagkaminsan, pag-ibisita yung pastor. Eh minsan kami, alam namin kung anong oras kami mag-ibisita, makikita na namin nagsusugan. Mayroon isang tao na hindi niya maalis yung sigarilyo. Kaya nung binisita ng pastor, talagang, ayun ka na yung pastor eh. Dito sa. Tinagalan ng pastor para pag-uusap. Nuusap na yung... Kaya pag tama yung ginagawa mo, gusto kong bisita yung pastor. Tsaka gusto mong mag-Bible study sa bahay mo kasi pag imbita mo ng mga tao, madali mo silang maimbitahan. Kaya, nagiging ilaw ka doon. Kaya paalagaan mo yung testimony mo sa Panginoon. Hindi natin kayang alagaan yung sarili nating testimony. Ngayon ka kasama sa trabaho, 80s. Pinagtsagaan ko yun. Ang daming tanong doon. Yung pagkakataon, sinasaktan ako nun. Talagang inaasar ba ako para malaman niya na hanggang saan yung aking patience. Yung pagkakataon, punta ko ng sir, babatuhin ako nun. Minsan nalasaktan ako, parang gusto ko ng patulad to. Kaya alam, sabi mo, ang tindi mo talaga. Kung ano nang sinasabi ko sa'yo, pero hindi ka pa rin tumitigil. Alam, minsan nagkaroon siya ng problema. Saan pupunta yun? Sa'yo. Pwede ba makasama siya niyo sa church? Kasi yung liwanag mo, hindi mo alam yan. Nagiging maganda ko palang halimbawa sa, dun sa kumpanya na yun. Kaya kapag nagtrabaho ka, hanggang maaari. Kaya ka nilagay doon, it's not for the work. It's for your co-employee na madala mo sila sa Panginoon. Kaya kung pinag-aaral din sa school na yan, ikaw ang ilaw din sa school na yan. Ikaw yung Joseph, and the Lord does with Joseph. Yung patotoo mo, yung nag-aaral yung anak sa San Benito, si Adrian. Iba kasi yung pari, iba yun, yung katoliko kasi talaga yun. So nag-uwiti siya dun sa mga klase niya. Tapos pagka yung tinatanong na siya tungkol sa Biblia, tinatawag siya ng professor. Ganito po kasi yan, pinapaliwanag niya. So marami siyang naagay doon, kaya lang, hindi makabitilin sa kanilang reliyon. Yun yung mga diehard ng mga Katoliko. Yung self-righteous. Now, yung pinaka, so alam nyo na, yung pinaka-conclusion natin, different kinds of reward. Dito po sa Bible, meron sinasabi dito ng five crowns. Siguro, alam nyo na yun. Yung crown of incorruptible, for those who discipline the body as an athlete. As an athlete. Prize or crown. Ito po yung
yun na nga, gumagawa ng parang mga ano yung runners. Ano? Sa atin dito ang sumasali sa sport. Yan yung tinatawag nating 100 meter, ano yun? So, parang mga ano, parang sila naging runners, good runners. They disciplined themselves. So meron tayong incorruptible body pagdating ng panahon, tsaka yung incorruptible crown. Crown of rejoicing, ito daw ay sa mga soul niya. Yun yung 3,000 na inaakay nyo. Kung ligtas lahat yun, ilang corona yun. Pero ako, hindi ako, naniniwala ako na walang isang soul winner. Kaya naligtas yan, nagkataon nung nawintis mo, tumanggap, kasi may tanim na siya. May nagtanim na. Amen? Amen. Naalala ko tuloy isang pastor eh. Pastor, pag 10 trucks na bigyan ko sa akin, mukhang 20 tsaka naligtas. Ibig sabihin pala, huwag kang magsawa. Yung kapatid ko, yung unang-unang nadala ko sa Baptist Church, hindi naman doon sa Madolos, sa Bulacan, yung kapatid ko si Gabriel. Pero hindi naligtas yun. Kasi nga, natin, talaga bang Diyos, kuya? Oo, meron. Hanggang sa mga kapatid namin, siya yung maraming anak, 11. Kami ni Alvin, kay Alvin 4, sa akin 6. Kaya yung lahi namin Valencia, marami. Eh siya, after 20 years, tsaka siya naligtas. Kasi ang ginawa ko, pinuha ko na ito, ginawa kong janitor dun sa school namin. Eh, pagdating ko pala, umuwi yan pagka yung Sabado. Eh, minsan hindi umuwi. Nagpunta dun sa sabungan. Pati yung pamasahin niya, itiniya niya, ubus lahat. So, at takaro, nung Sunday, ba't ka nandito si Gabo? Alam ko, umuwi na ito ka ako. So, nag-preach ako. Buhay pa yung nanay ko nun. Tumawag yung kapatid ko, kuya, yung anak ni Gabo, yung paborito niyang anak, nalunod. Kahapon pa namin nahanap yun. Kasi ito na sa amin, pilapil yun. Ito, pag natulas ka, tatlong kawaya yung taas ng yung lalim ng ano doon. Pero ito kasi ng dagat yun eh. So yung bata siguro, nahulog, walang nakakita. Pinapukasan, nakalutang na. Sabi ko sa kanya, Bubo, magkawin yung bigla. Yung anak mo, ito na, kung gusto mo pa siyang makita, kasi maliit ka naman, di pa niya alam yung masama at mabuti. Gusto mo siyang makita, taglupin mo ang Panginoon bilang tagapagmintas mo. Nung umuwi siya, kasi natatakot ka, baka patayin yung asawa eh. Kasi negligence yun eh. So yun, nung siya naligtas, so makailan ulit. Anak niya ulit, nalunod na naman. So, dalawa na yung nalulunod. Pag nag-backlight siya, may nangyayari dun sa pamilya niya. Bumalik na naman dun sa sabon. So, hindi na namalaya yung anak nila. Maliit din. Kaya siyam na lang yung anak niya. Ang pinakamasarap sa lahat, yung crown of rejoicing.
Bukod sa tatalino, kasi walang surrender na hindi matalino. Amen. Sabi ng Bible, the fruit of the righteous is a tree of life. And he that with that soul is wise. Magiging wise kasi, halimbawa, naakay mo yan, ang kita ka mayroon pa kahit sa lahat, ano? Yung self-righteous. Tsaka yung mga kulto na matitindi. Yung sumasamba na kay Satanas. Totoo po yun, yung Church of Satan. Ang dami mo sa Amerika niyan. Nag-aalis sila ng buong at buo. Meron akong tent nun eh. Talagang meron dito sa atin sa Pilipinas nun. Ang iaalay nila, buhay na tao. Tapos bibiyakin nila yung... Ewan ko, napunod mo yung graph. Hindi mo na... Medyo natin yung isang, di ba? Hindi mo napunod yun. Talaga ka... Kasi ang nakalagay nun, lahat ng uri ng kamatayan, mula sa hayop hanggang sa tao, kung paano naman pinapatay, kung paano naman matay. Eh meron pa ng Church of Satan doon na isingin. So ang ginawa nila doon, pag diyak nila dito, lahat, ginawa nila yung naman doon sa iyong puso, yun yung kinakain nila. Pagkatapos nun, naked na sila lahat. Nasa kapangyarihan ng demonyo. So yung dugo nun, kinapahid nila sa katawan nila. I-search din niya sa YouTube, baka meron mo. Talagang... Pero kapag ka ikaw, anak ka ng Panginoon, takot ka yung Satan. Lalo pag namumuhay ka sa katwiran, tayo po ay sabi nung... Kasi naranasan ko din eh. Dahil yung aking tiyuhin, manggagamot siya. Ano tawag doon? Yung spiritista. Witchcraft. Ito yung witchcraft. Tapos nung nakapag-bisita ko sa kanya, ang dami niyang ribulto. So sabi niya, ano mo dito, nung pumasok ka dito, hindi ko alam kung anong kapangyarihan ng meron ka. Pero, hindi tayo ng kapangyarihan ko yung nasa iyo. Alam din nila yun. Pagka namumuhay ka sa... Kasi kapagka yung namumuhay ka sa tama, wala kang takot eh. Lahat haharapin mo yan. Meron akong inaman na Fort Watts. Pero huwag nang gagawin ito kung hindi mo kaya. Eh kasi na-set up ako eh. Nag-Bible study ako doon. Yung pala, pinaan nila ako doon sa magtangin na pupuntahin yung assistant vicarion. Sabi niya, pohon ka. Araw tayo. So nag-ano kami. Namita lang story siya, parang talo ako sa labanan. Pero sabi ko, ganito nang gawin natin. Magpray sa labas, magpray ka sa Diyos mo, magpray ako sa Diyos ko, kung sino ang tawa ng kidlat, yun ang hulaan. Natawag po yun, hindi lumaban yun, gusto niya sa TV. So iba-iba po yan. Sino dito ang masasabi mo meron ka ng crown of rejoicing? Sabi nga nung, hindi yung crown of life. For those who love Christ, to endure temptation, meron pa ng reward yun, ano? Yung nag-endure ka, yung sa James chapter 1 to 5, diba sa mga? James, a servant of Christ, who has scattered in the 12 tribes of Israel. Sabi nyo, knowing this, the trial of faith won't be patient. So, ibig sabihin, pag ikaw ay nag-endure sa temptation, na pagtakampuhin niyan, meron ka rin reward. Sabi nga,
sa inyong crown of life, at inyong crown of righteousness, those who love Christ's second coming. And then yung crown of glory for pastor and teachers. At sabi nga, yung tubigan mo lang yung sabasang tubig ang sanding ko ng Diyos, you shall not lose your reward. Meron din ko lang reward yun. Pag kinakain mo yung pastor sa bahay mo, pinag-inquiran mo siya, great is your reward in heaven. Pero pag nagalit ka sa pastor mo, dahil tama yung sinasabi, delikado ka. Marami na akong gano'n na kinausap. At sabi ko, kinausap ko siya, nagpakumbaba ako, mayabang pa rin. Ngayon, nakapulong, yung anak niya, pinatay. Kaya mahirap din mag-pray ng Lord, bahala ka na sa kanya. Other rewards mentioned in the Bible, our Lord's approval, rulers over many things. Yung Matthew 25:21, ito po yung mga rewards na masasabi natin na ibibigay sa atin ng Panginoon. Naalala niyo yung binigyan ng talent, yung lima naging sampu, natopi yung dalawa, di ba? Yung isa, binaon niya yung talent niya. Hindi niya ginamit. Eh, alam niya sa amin, sa choir, bago man maging member ng choir, kailangan faithful ka sa lahat ng service. Ilang buwan yun? Kasi minsan merong sasali, hindi naman faithful, hindi nag-aakay ng kaluluwa. So yung aking natawagan itong sese. Tapos, naka-assign sila mag-solo isa-isa. Talagang maraming pagkumanta, dahil tin soprano siya, o yung alto siya, pati yung kanta niya rin alto eh. Ibig sabihin, sintonado. Kaya siguro dito, nakita ko yung talent ng mga bata, natuwa ako din sa... Marami rin nagigitara sa amin. Pero maganda yung... yung... We are being amazed dun sa... Pag tinawag na yung... Discerning World Baptist Church. Tapos makikita mo, may dala silang gitara. Di rin gumagawa ng gano'n eh. Sana meron din mag-violin. Pero pagdating ng panahon, may orchestra na kayo. Amen? Amen. Kaya, para pag kumanta yung pastor nyo, kayo tututok. Yung ganda siguro nun. Eh, tamang-tama, meron po kami recording. Pwede kayong mag-record ng boses nyo. Yun ang business ni JR ngayon. Nasa recording siya. Tingnan ko. Sabi ng anak ko eh, pa, mag-ano ka na, mag-record ka na. Bawat record mo, bibigyan kita ng 5,000. Ako pa, babayaran. Eh, iniisip ko, parang hindi na ako makakabuo ng awit dahil sa... Kaya sabi ko, sige, titignan ko mula sana noon pa. Yung pastor nila, mahilig din kumanta yan. Kaya pag nag-pitrits ka na, nakakalimutan mo na yung pagkanta. Dati, nung first love ko eh. Hindi lang siguro sandaang awit yung naawit, umawit ako sa moral. Since 1980 hanggang 1991, ako ang soloist ng Moraya. Pampatay, pambuhay, pagkikinakasal, pagka yung may evangelistic meeting. At yung mga kanta ngayon ay kabisado ko lahat yun. So,
Habang ginagamit mo yan, nati-develop yan. Yun yung pastor nyo. Hindi nga marunong sumigaw dati yan eh. Yung nati-prescute sa amin yan. Hindi ganyan ka-dynamic yan. Ayun, mas dynamic sa akin eh. Ako, wala. Dati nung sigaw din ako ng sigaw. Amen. Ayun, hindi na ako makasigaw dahil pahina ng pahina yung boses ko. Kaya nagpapasalamat ako sapagkat tinuturuan siya ng Panginoon. Amen. Kaya talaga nung pag-unang ano mo, unang 10 taon mo, matapang ka niyan. Pero darating yung time, pagka ito ay isa din, nakakapagod din mag-alaga ng tupi. Alaga ka ng alaga, ang hirap turuan. Baka hindi tupa yan. Baka toro yan. Nanunubag pa. So, pwede ka maging rulers of many things. Siguro yan, magaganap niya sa millennium. For 1,000 years, meron pang 10 cities para ikaw ang mayor doon. Tsaka maganda kasi nung pag nagtanim ka, walang magnanakaw. Wala si Satanas eh. Kaya nang magunong mundo natin dahil nandito si Satan. Yung one-third of the population of angels nandito. Ngayon ko alam ako yun, nakikinig din siya ngayon dito. Number one listener yan. Kaya nga nung sinabi ng Panginoon, huwag nang kakainin itong putas nito, nakakalam mo siya mabuti. Very attentive si Satan. Para alam niya yung words na gagamitin, ganun ng mga kulto. Kung di niyo nagtagal, eh sabi ng Bible, kung sino magbawas, magdagdag. Pag di nagtagal mo yung kaligtasan mo ng good works, hindi kaligtasan yun. Yung kasama yung baptism, kasama yung sampung utos. Ganun nangyari dun sa ano eh. Sa Galatia din, yung, pati yung si Moses, ginagawa. Pag binasa niyo yung kautosan ni Moses, yung five books ng Moses, sa dami ng utos na yun, ang dami susundin mo yun, kailangan magpatuloy ka para maligtas ka. Paano yung mga Amerikanong hindi tuli? Hindi na, pati ito si ano, nahahawa dun eh. Kasi grabe siya. Sabi niya, dapat mong pasipropesin, pati si Pedro eh, nakisaw-saw din. Kaya nirevoke siya ni Paul eh. Sabi ko, pagkakasama ng mga ganito, budyo. Pati yung religion nila, sinasang ayunan mo, alam mo nung mali yun. Kaya sabi niya, I am crucified with Christ, never let I live, yet not I, but Christ live with him. Dapat ang itaas mo si Kristo, hindi yan. Bata yung Judaizer na yan. Yun yun eh. Inherit many things. So yun po yung mga rewards natin. Hindi natin alam kung lahat yan makapasa atin. Pero sa akin, alam mo, I am not serving God because of rewards. Pero whether you like it or not, if you are in the center of God, if you are doing the will of God in your life, hindi pwede na lang ang reward. Parang anak din niya, di ba? Eh siguro, meron doon isang bata sa amin, 4 years old, pagka-memorization, mahiyayang matatanda. Bukod sa 12 pa, ang daming alam na verses. Parang hindi matatapos pagka let's call our memory books. Eh ngayon, dadagdagan mo ngayon, by book na, katulad ng ginagawa niyo, by chapter. Maganda yun eh. At saka yun ang kayamanan natin, na hindi mananakaw. Kaya kami, pag nagpayo kami, yung salita ng isang binibigay namin sa inyo, dahil kung kami, hindi namin kaya magtasin yung problema niyo. Pero yung salita ng Diyos, yan ang magpo-comfort sa atin. Yan ang siyang magpigay sa atin ng karunungan. Yung missionary natin, Brad, sa
Tanalangin natin si Michael. Kasi parang nagdadalawang isip siya. Mga pagpitong taon na niya, wala pa siyang nagagather ng mga tupa. Meron silang tupa, wala naman tao. Ay sabi ko, sa dyan, usap mo muna yun, baka yun eh wala talagang panawagan. Kasi hindi pwedeng tinawag ka ng Diyos, wala kang bunga. Tiyang magkaroon ka ng bunga. Amen? Amen. Pag may tanan ka, paggamit mo sa Diyos. Ikaw rin ang makikinabang dun eh. Kaya nang huwag kang yayabang. Amen. Yan ang kalaban natin. Pag tayo nagpagamit sa Diablo, yun yung kayabangan, gamit mo talaga. Gamit mo mag-gitara. Ano yung kapatid ko si Alvin? Very, ano yun eh. Kasi numalit kasi 7 years old pa lang siya. Kaya magaling yung tenga niya, puro mido siya. Kahit anong patutok mo sa kanya, anong kanta, masusundan niya yun. Ganun din, nangganay si Timothy sa kanya. Alam yung mga widower, magagaling yun eh. Pero maganda yun, may widow ka na, tapos alam mo pa yung nota. Iba yun. Dinagtaga mo pa ng pagsunod sa nota. Okay? Pwede mangyari yun. Amen? Amen. Eh, sabi ng Panginoon eh, isipin nyo lang yung, yan, 5 taong pa lang kayo. Marami na kayong natutunan sa salita ng Diyos. Ako nagsisiris dito ako ng lesson. Kaya lang ngayon, pinay-train ko yung mga preacher namin. Minsan, magaling pa to sa amin. Eh. Ito, si Edison, nag-preach na rin yun. Ano ko, makapag-testimony pa yan. Yun yun, sabi, pag ginaan ako ng preaching, nakakalimutan ko, may oras pala tayo. Yun ang masama sa akin pag nakatayo ako ng pulpit. Sa una, para akong Jesus eh. Habang ang Jesus kasi ako tumatagal, lalo gumaganda yung takbo niya. Yung gas, mabilis ka agad yan. Pero yung Jesus, kailang pag-initin mo muna yung makina niya para tsaka maingay yung diesel. Parang ganun ako. Habang ano, lalo akong ginaganahan. Kasi pagkatapos ko nito, ipaktado na naman ako. Kaya ayoko umalis sa pulpit. Amen? Amen! Kaya hanggang alas 4 tayo. Amen! So, magpatapat mo kayo sa Panginoon. Amen. Magpatuloy kayo. Mayroon nang nangyayari sa alahala. Hindi pala ako nakakasabay kaya ano kayo. Sa promisan, bibisita tayo ito. By the way, sa January po, nagkakaroon tayo ng bisita ng Amerikano galing ng Decatur Baptist Church sa Alabama. Lord willing ho, kung may preacher po sila, pupunta po sila dito ng January 7 sa inyo. Imbitado natin ang preacher. Kung di ma sila, si Pastor Ray, Pastor Jun, ako, Pastor Alvin, tsaka si Pastor Ray, kasama kayo doon na ano. At nagahanap sila na ano eh, parang gusto nilang balikan ng Pilipinas kasi nga nagkaroon ng problema yung mga ibang pastor doon. Malay ninyo, di ba? Ito sa akin ang Diyos yun, yung pangailangan ninyo. Nobody knows. Ngayon po, nagpapagawa po tayo ng ating building kasi nga, pag anniversary ng Mother Church, gusto ko sana lahat ng anak ko nandun. Kaya pinalalakihan po natin. Hanggang third floor po yung pinagagawa namin ngayon. Ang pera namin ay nagsimula kami ng 1.2 million. Ngayon, upos na yun. Pero sabi ko sa Panginoon, hindi titigil ito hanggang hindi natatapos.
Kaya pagka maubos na may dumarating, ang kailangan po doon ay 10 million. Kasi yung second floor, tsaka yung third floor, pag may kamasad ako, doon ang kainan sa third floor, overbooking. Ang ganda doon pag natapos. Sana, nakita ko pa yung bagong punin ng Panginoon. Amen. At magkasama-sama tayo, puro daya din na kasi yung pinanggalingan siguro, ang saya natin. Magkakaroon tayo ng fellowship ulit. Meron tayong lugar. Amen. 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 Ang langin niyo po, we are always praying for you. Amen. At itong lugar niyo, maliit na rin para sa inyo. Amen. Kailangan tibagin na yung ano. Pero mas maganda kung magkaroon kayo ng sariling lupa sa church. Dahil kay Pastor Ace to eh, pinagagamit niya sa Panginoon. So, meron po akong pumunta doon sa church na naghahanap siya ng mabibigyan ng lupa. Kahit gano'ng kalaki. Kaya si Pastor, dininom ako muna kung gano'ng katotoo yun. Mayroon na rin nais kami. Eh, hindi ko kasi trabaho yung kahit business, hindi ako nag-business doon sa church. Preacher, pastor ako eh. Kailangan dinatanin ko sa iyo. At syempre, ang napapakain sa akin ng Panginoon through your tithes and offerings. Amen? Amen! So yung sa amin naman, ay nakuha naman namin yun sa first fruit. Yun ang dahilan kung bakit may first fruit kami. Doon namin ginagamit yun. Kung wala yun, yung tithes and offerings talagang kahit sa mga nagagawa, sa mga workers, sa mga missionaries, kukulangin nyo. We have sacrificial giving. Meron dito, pagbibigay lang niya ng 180,000. Sabi niya, Pastor, i-advance ko na uli yung mga mukha. Bigay isa ng 116, kulang pa. So, pag matapat kayo sa Panginoon, dito pa lang sa lupa, may rewards na kayo. Magiging blessed kayo. Sabi niya, blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. Blessed are the merciful, because so that you will maintain, obtain merciful. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. I hope lahat po ng blessed na yun, in-memorize nyo rin. Amen? Amen. Bilang Diyos, salamat po sa hapon ito. Sa mga ganito na kami maging pagpapala sa iglesia nito. Salamat po sa pagkat sila'y natuturuan ng tama ng kanilang pastor. At nawa, managili po sila sa sentro ng mga kalooban. Upang sila mas maray pa kami maaaring ng kaluluwa. Hindi sa mother church, magiging sa mga daughter churches pa. Nagawin po namin yung soul winning. This is the main priority while we are here to win souls for Christ. Pagpalaan niyo po ang pastor at ang bawat member ng mga anak mo dito. Sabi mo, great is your reward in heaven. Sa mga araw, whether you like it or not, pag ginagawa mo yung tama, hindi lang dito yung reward mo. Hindi tayo lalapit sa Diyos ng empty hands because you have something in your hand na ginamit sa ilang Diyos. Kaya ka nandito ngayon. Kaya kayo dinagdag ng Diyos. Meron kang gagawin kahit young people ka, kahit bata ka pa. Mas masarap nga yung bata ka pa, nag-inipo tayo sa Panginoon. I got saved at the age of 21. At nagpapasalamat ako for more than
running for 43 years na ako bilang anak ng Diyos. Kahit nahirapan ako, kailangan mo patuloy. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall faint not. We shall not lose your reward. Salamat po, Panginoon. Naman tayo na kayong mga nakapigit. Pastor, wala ko po ang katiyakan ng kaligtasan. Pag namatay ako, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pero nais ko mong makatiyak ng kaligtasan. Meron ba dito? Tapos mo lang yung kamay, mapanalayan ko. Meron ba? Sino gusto mag-dedicate ng buhay niya sa Panginoon? Yes, ginagamit ka na ng Diyos. Ngayon, lalo ko pong magpapagamit sa Kanya. Kasama ng iyong pastor. Yan ang isa lang puso natin. Would you please stand up? Pwede ka ba tumayo bago tayo manalangin? Pastor, I want to serve the Lord. Habang ako'y nandito, habang ginagamit mo. Amen. Salamat po. Let's go. Punta tayo para gamitin ng Panginoon. Ipaglaban mo yung panalatayang don't compromise the word of God. Salamat po sa mga tumayo. Tulungan niyo po sila na gawin niyo yung kalooban. At kayo po siya maglalaki sa buhay nila. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang dalangin. Amen. Amen. Amen.